Nako, tayo tayo dyan. Yo, what's up po mga ka-agri? So, dito na ulit tayo sa ating farm. So, mga 5 days po tayo hindi nakapunta. Kasi, you know, namasyal kami ni Mrs. Nagbasyo kami saglit. So, ito po yung naging itsura na nung farm natin. Paita ko po sa inyo. Yung iniwan ko po nung simula ko nung umalis tayo. Bali si Anthony lang ho yung gumawa dito sa farm. So ito yung mga natrabaho niya. So silipin natin pala muna itong mga kagri yung ating pinunla. Woo! Ang bilis ng melon. So ito po ay bali Monday, Tuesday. So after 6 days so yan na ho agad yung ating melon na pinunla. So napakabilis ho. Tsaka po ang ganda ng germination rate niya gawa nung ginawa natin yung proseso nung nilalagay sa plastic, then binabalot natin sa towel na ano nabasa or damit na basa. So yan o. So kailangan namin maghapit dahil mga ilang araw lang kailangan na siya i-transplant sa lupa. Then ito yung may pinunla din kami ditong talong, si Calixto F1, yan. Then ito si Fortuner F1. So tubo na rin o siya, kaso hindi maganda yung naging germination rate niya. Ang dami pong hindi tinubuan, yan, lalo dun. So ito yung si Fortuner F1. Sa bali ito, hindi talaga natin yan nalagyan ng buto. Yan lang yung parte dyan. So, nandyan. Then, ito yung Calixto natin. Yan, ang unti ho ng tumubo. Hindi maganda yung germination rate niya. Pero, okay lang. Basta, palakihin natin para may transplant natin sa lupa. Yan, pagkukumparay natin yung dalawa. Kung ano yung maganda sa kanila. Kung ano yung mas maganda sa kanila. So dito tayo nagtapos ng linis noon nung bago tayo umalis yan. Kita nyo yung talong, linis na. Hindi pa siya linis-linis kasi hindi ho natin masyado sinagad yung gamas. Patabas lang ho, pero okay na. Ang mahalaga ho ay ma-spray siya at maabunuhan kasi kinain na siya ng damo noong nakaraan kaya medyo tinukulang siya sa sustansya. Hindi na abunuhan. So, yan ho. Ito, mabilisan lang pinatrabaho. Yan lang po yung sinabi kay Anthony. So, yan yung talagang lamon na ng damo. Kaya yan. Kita nyo yung puno. Hindi ganun kaganda. Pero, simula po ngayon, pwede na siyang isprayan tsaka maabunuhan ng maayos. Kaya gandain ho natin yan. So, namitas din ho kami nung nakaraan. So sila na lang po yung namitas, sila Anthony. So ayan mga ka-agri yung nalinisan ni Anthony nung wala ho tayo dito sa farm. Kaya dumaan itong kabila kasi hindi pa malinis. So ito, ito yung pinanginuna na. So, nag-harvest na rin ho sila dyan nung nakaraan. So, yun, dahil pa rin. May mga harvesting pa rin ho na sili. So, bali yan ho yung nalinis niya nung wala ho tayo dito. Solo lang siya.
Kinukulang na sa support ah. Makikita nyo mga wala siyang talbos. Yan. Kinakain nun ng kambing natin. Kaya kailangan na natin magawa ng kulungan din yung ating mga kambing. So, yan mga ka-agri, makikita nyo, nalinisan na niya itong parte dito. So, may kapirot na lang na natitira doon. Then, yung dito po. So, yan. Ito. Makikita nyo, napakadamo. May tanim pa rin ho tayo diyan, mga ka-agri. So, yun po mga ka-agri ah. Bali, pauwi na po ako ngayon. Katapos na namin maglinis dito sa silyan. Yan o. So, yun lang yung nalinisan namin. Yan. Tanghali na ako kasi ako kanina nung dumating. So, half day lang namin. Ito na na ba? Oh. Kami dalawa po ni Anthony. Ayun po. So, yan o. Half day. Bukas o. Itutuloy ulit namin. So, yun na lang. May dalawa na lang o dun na gagamasan. Then, yun. Konti o dun sa dulo dun. So, pagkagamas, abunuhan o namin bukas. Then, siguro kung kakayanin pang isprayin bukas, di isprayin din, no? Then, susunod na namin yung pagtataniman namin ng Harmony F1, yung melon, no? So, yun, no? Pakita ko sa inyo yung nilinisan namin. So, yun po mga ka-agri yung nalinisan namin. Yan. Yung kaninang damuhan, no? Yan, nakita nyo, may halaman, ano? Kanina, damo lang kita nyo, eh. Yan, no? Ang ganda pa rin po ang bunga niya. So, yan po kasi mga ka-agri. Ah, alagang-alaga naman namin yan nung di pa dinadamo. Ah, kompleto kami sa spray, sa abono. Kaya kahit dinamo siya, hindi po siya nasira. Na nalaktawan lang namin siya ng abono mga siguro 2 weeks. So, ngayong nalinis-linis na namin, nahapit kami ng abono dito tsaka spray. So, yan. Ngayon naman, yun na lang. Yung dalawang nandun. Yan na lang lilinisan namin. Bukas. So, saglit lang naman o yan. Then, i-maintain na o namin ito ng ganito. Yung hindi na namin pala adamuhan. So, bali na damuhan lang naman o kasi ito. Kasi, dumanong Holy Week. Tapos si nung bago magdaan ng Holy Week, hindi namin po na linisan to. Bali ang ginawa lang namin ay teka, ang dami lang gam. Ginawa lang po namin ay yung patabas lang yung hindi namin sinagad kaya ang bilis lumaan ng damo. So pag ganun, konting ulan, andiyan na kagad ang damo, tumataas na. So dumano yung Holy Week. Hindi din kami nag-work ng Holy Week. Tapos sabay yun, yung nag-passion no kami ni Mrs. di nagtaasan no ang damo. Pero ngayon no, yan. Sad-sad yung linis namin. Kaya matagal yan bago tubuan ng damo. May mga naihinog na ulit. Ka-harvest lang po nito.
So makikita nyo pati mga kagri, ah. Yan, mas maliit po yung puno dito. Yan dyan. Kesa yung nandun na puno natin. Yun. So ito po. Yan, kita nyo. Laki yun ng diferensya nilang dalawa. Mas nauna-una namin kasing itinanim to. Yan. Una ho itong trinance plant. Bago po yun. Kaya mas malito yun. Kaya po ito, tingnan nyo yung bunga. Halos sagad na. Yan po ang bunga niya. Halos agada na ang bunga. Ka-harvest lang po niyan, mga ka-agri. Ka-hungry tuloy ka-agri. Yan. Ka-harvest lang, meron na ulit. Pwedeng ma-harvest. So, yan po. Bukas ulit. Good morning po, mga ka-agri. So, kakadating lang ho natin sa farm. So, ngayon ho, tutuloy namin yung nililinisan namin doon na sili. Then, pag natapos ho namin, mag-aabono kami at mag-i-spray ho nung sa insecticide at foliar at pampabulaklak ho nung ating sili at po ng talong. So, yun po mga ka-agri. Bali, nag-start na po kami mag-abono. Mga ka-agri. Yan. So, unang timpla pa lang ho namin to. 3-14 ho, tsaka calcium nitrate pinaghalo. So, yun lang po yung inaabono muna namin. Wala ko kasi ako mabilan dito ng 3-16. So, yun lang ang available, yung 3-14. So, yun. Nandito si Anthony. Bali, magkabila ako kaming dulo nag-aabono. Diyan ho siya nagsimula. So, bali ano mga kagri, ah, nag-aabono na ho tayo. So, since malaki na yung atsal natin, ano, halos ang nilalagay na namin abono nun ay isang, halos ang tabo na ho. So, yung dalawa nung pangkadlo ni Anthony, yan. Medyo malayo sa puno yung paglalagay ng abono. Nandun ako kasi yung mga ugat nung sili natin. Yan, isang tabo po yan. Kung may tabo kayo, mas madali. Di isang lagay na lang. So, ganun lang yung pag-abono namin dito. Noong una, nasa may malapit sa puno. Kasi bata pa. So, nung bata pa siya, yan mga nandito. Banda dyan lang. Mga 2 inches simula doon sa pinangkatawan niya. Tapos, pabang tumatanda, nag-ano siya ng... Anong bata pa siya, bali, nilalagay lang namin, dalawang lata ng sardinas. Tapos, dito namin dinidilig. Tapos, habang tumatanda, dat magdadagdag tayo ng abono. Lalo na pag namumunga na. Lalo pag sagad na yung bunga. Yan, dagdag na ng abono. Habang tumatanda siya, umaano po yung ugat niya palayo doon sa pinangkatawan. Yung po yung sumisip-sip nung nilalagay nating abono.
Nako, tayo yan. Nasa iyo ba yung saksakan yan? Nasa bodega. Bodega din nga. Pag hindi kakayanin, hindi. Iyan naman lang kahit bukas na umaga. Saksak mo mamaya yung gabi. May charge. Tapos bukas na umaga. Dapat may spray ito eh. Dalawang linggo wala yung spray. So, yun po mga ka-agri, bali, nalinisan na ho natin yung ating nililinisan, yung bell pepper po, tsaka yung ating talungan. So, kahapon, namin natapos yung paglilinis. Then, nag-abono na din ho kami kahapon. So, yun ho yung nilinisan natin. So yan, inabunuan na din namin yung kahapon. Then, kanina pong umaga, namintas na rin ho kami. So bali ngayon, ang ginagawa na lang namin ngayon ay mag-i-spray ho nito. So ini-spray ho namin ay insecticide, fungicide, tsaka may calcium na kasama, tsaka pampabulaklak ho. So yung fungicide meron din ho, pati calcium, pampabulaklak para dumami po yung bulaklak niya at bunga. So makikita nyo, ang dami pong kasunod. So yun po mga ka-agri, may mga kasunod pa po siyang bunga. Ito po mga kasunod niyang bunga. Sa taas. So, madami pa po siyang humahabol na bunga. Yung mga magiging kasunod doon na ma-harvest natin. So, bali, ito po yung mga ka-agri yung talong na nilinisan natin noong nakaraan. Yan. So marami pong payat na puno. Pero kung magbunga naman po siya, dami niya magbunga. Yan. So since payto yung puno, siyempre maapektuhan no yung laki ng bunga pagka hindi maganda yung tubo ng pinapuno ng talong natin. So pagagandahin no natin 'yan. Ngayong nalinisan na natin siya ng buo. So makikita nyo po yung may mga ibang lugar na hindi pa po linis na linis. Bali, ginawa na lang ho namin, nilinis namin yung sa may pinampuno niya. Para maabunuhan o tsaka ma-spray. Then uuti-utiin ho namin linisin yung lahatan na. Yan po yung kambing natin. Yan. Buti hindi siya nangangain ng talong. So dito sa parte to, parting ito mga ka-agri, yan makikita nyo po yung talungan natin dito ho kasi hindi ho namin to sinagad ng gama, so tabas lang ho yung ginawa yan, kaya nagtutubuan na din ho yung mga damo agad. So wala naman pong problema yun,
Dilinisin na namin yung pauti-uti. Malagaw, nalinisan siya para maabunuhan tsaka ma-sprayan. So yun, makikita nyo naman po yung mga puno. Malaki po yung naging improvement niya simula nung nalinisan. So yun o, mahalaga. Maituloy-tuloy na natin yung spray tsaka yung pag-aabono sa kanya. Makita nyo, daming bulaklak. So may white fly siya. Yan. Supuin natin yan. Tinan nyo naman po ang bunga nya. Yan. Ang dami nyo magbunga. Then dahil pang kasunod. Sa so bali yan po mga ka-agri, pagagandain pa po natin yung mga puno ng talong. Bali humarbis ulit kami kanina, so nabuwasan na po yung bunga nya. Hinarbisan na din namin tong talong. So yun lamang po mga ka-agri. So, since nalinis na namin yung mga dapat linisin dun sa tanim natin, ito na tayo magpo-focus maigi sa pagtatanim mo ng melon. 10 days na to. So, bago natin i-transplant, meron tayong 5 days pa. So, bukas ho ay Linggo. So, best day ho natin yun. Pero titingnan natin bukas kung makakapunta rin ho tayo dito para mapaglinis-linis ng konti kasi baka magawlo tayo. Kaya, yun po, 5 days to 4 days ang preparation pa natin. So, nasimula na naman, no, kaya konti na lang. So, yun ho mga ka-agri. Hanggang doon na lang ho. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit. Thank you po.